that particular moment, kumusta ba before and after? And you were levitating. Mga detalye ba si Derek about that? Or hinayaan lang kayo to ano yung gusto niya? Especially ikaw, Lovi, kasi prior to that, ano palang kinikilig ka na. Pero sa scene ba na yun? Halo-halo na ba? Na-excite ka ba? Kinilig ka ba? Kinabahan ka? Kamang-kamang. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. No, kasi he kept singing the song, parang theme song namin habang shower seat. Sabi ko, ito na nga, magkakaroon na nga kami ng love seat together. Sinisira mo pa yung moment. He kept singing Levitating by the way. So parang instead of like a love song or yung parang fit din para sa scene, yung nagpa-play sa head ko, Levitating. So it was nice, it was a great experience. But we had to regulate kasi the scene, yeah. We couldn't show a lot of skin. Mm-hmm. It was done, of course. Tastefully. Yeah. And Miss Garlic wanted to be like, kind of glam. Elegant. Ah, okay. Yeah, so very elegant in the thing. So iba yung shots ni Direk, yung meron pang water effect. So, and also my separate shot. So, of course, kailangan as requested ng lahat. So yeah, it was good. Just to be clear, hindi po levitating yung OST ng ating Power of Evil. It's by Casey Pandingan, it's called Hulina. Papanggap po natin very, very soon. And Ipiolo, kumusta yan? Very game si Lovi. Kaya nakakatawa yan, wow, napaka-sexy, di ba? So, alam mo yun talaga, ang hirap lang na i-censor. Kasi we were both half-naked. Pero napaka-sensual namin para doon sa eksena. So, kailangan mo lagyan ng filter, kailangan mong i-layer para hindi masyadong sexy or sensual yung dati. Ah, okay. But I enjoyed it. Pitin na yan. Oh, wow. Actually, kanina may sinasabi si Miss Danica, yun yung favorite scene mo. Wow. One of them. Ilang beses ko nila-play. Hindi, natingnan ko lang baka may maling ano. Pero, sabi ako sa Danica. Para in short, sulit ang mapapanood namin. So, saktong-sakto. But anyway, Lovi, congratulations. Because, kumbaga, na-check mo na ang bucket list mo na makatrabaho si Piolo. Kasi diba, parang halos lahat naman yata ng artistang babae, kay bago or veteran na, lagi niya nang sinasabi. So, dream come true talaga. Totoo po, dream come true talaga. As in, I can't even imagine doing my first TV series with anyone else. So, kaya napapasalamat talaga ako kay Piolo. Oh, kasi parang Piolo Pascual na siya nung pumasok ka sa shortest guy. Happy Father's Day, Piolo Pascual! Sikat na si Piolo nung time na nag-artista talaga si Love. I remember that. So yeah. Ngayon ka-partner mo na at ka-shower scene mo pa. Can you imagine, diba? Shower scene na. That's there. We go way back. May kwento kami way back. But it ends there na. No, but yeah, I'm really, really grateful. Kasi, of course, ako, ever since sa my pangalit ko siya magtrabaho, and of course, marami kami sa industriya na gusto mangyari yan. And now, mas na-appreciate ko pa siya dahil aside from being such an amazing actor, napakabuti niyang tao. As in, he's very, very like genuine. Yung wala kang may kitang kahit anong ego na, oh, he's Piolo Pascual. Wala kang mararamdaman na kahit konting labang. Kaya, thankful talaga. It's a blessing, working with Piolo Pascual. Such a blessing, Yeah. Are you melting now? Yeah. Again, thank you. Parang ikaw na ang masamang ugali pag inaway mo pa si Piolo. Parang, correct. May problema ka pag nakabangga mo ang Piolo Pascual. Thank you and good luck sa Flower. Thank you, Don. Speaking of theme song, we have two theme songs.